Good evening, guys. Welcome to my vlog. It's me, Gandalets again, at your service. What's up, guys? What's up? What's up? What's up? Hello sa inyong tanan. Mayong gabi, mayong gabi, mayong buntag. Okay. Dril ako sa balay. Bago lang ko bugtaw. Pag bugtaw ko, diretso ko na malingke. Naglakad ko Quezon o sa Biba. Una, naglakad ko sa Biba. Pag-abot dito, nagbakalma ko mga ano-ano. Pagkaon ba? Pagkaon sa adlaw-adlaw nga tanan. Then, pag-abot dito, la, may lami. Uy, murag. Pero okay lang, nakabili naman ako. Tapos, then, bumalik ako dito sa bahay. Bumili ako ulit sa Quezon. So, ipapakita ko sa inyo, guys, kung ano yung mga pinamimili kong mga, ano yan, mga pagkain natin sa araw-araw. Kasi, siguro mga isang buwan na yata ako, guys, din nakapag-grocery. Nagtiis lang ako sa itlog, bisda, mga pang-breakfast food, tinapay, ganun. So, tara guys, samahan niyo ako guys. So guys, ayan na nga guys, mga pinamimili natin. Ayan, ayan. Tapos, isa-isahin ko na lang. So, bumili tayo ng tilapia guys. Tilapia, na-slice na yan, nalinis. Ito yung una kong lulutuin mamaya. And then, kasunod niyan is bumili rin tayo ng ano guys, ng green chili. And then, green lime, lemon. Ito, mas prefer ko to kasi maliliit lang siya. Ayoko nung malalaking lemon. So, next guys, bumili na ako ng mayroon tayong tinapay, tasty, sibuyas, ginger, luya, tapos Eden, cheese, alam niyo na kung saan yan. Tapos, bumili, for the first time guys, bumili ako ng pork belly. At hindi ko na, ano, kasi tagal ko nang hindi ko kumakain ito, pero try ko ngayon. Parang nakasanayan ko na kasi hindi kumain ng baboy, guys. Alam mo yun. Kumakain ako, yes. Wala namang bawal. Kaso, kumakain lang ako pag iba ang nagluto. Pero pag ako, labo. Hindi ko alam bakit. And then, namili din ako ng ano, guys. Tuna. Tuna, guys. Tuna flex. Nagamit, inaano ko to sa white pasta. Nagluluto kasi ako sa pasta. Mahilig ako sa pasta, guys. And then next, pati ano yan, dalawang piraso. Tapos, bumili rin ako ng sweet condensed milk. Basta namili lang ako, di ko alam kung anong gagawin dyan. Basta, ganun na yon. And then, meron din akong cream. Tapos, may cocktail ako, dalawa. Yan. Bumili rin ako pang pack bit, guys. Yung isang set na, nakapack na. And then, meron sinigang mix. Tapos, dalawang kinds of bursili. Ito. Ano ang tawag nito? Basta ganon. Pasta. Yan. Dalawa yun, guys. Yung klase pa. Mura lang siya, guys. Doon sa Biba. Mumurahin lang yan. Tapos, bumili rin tayo ng, ano, magic sarap. Then, bumili din ako ng broccoli na nakapack na. Ito guys, ini-steam ko lang to. Sabay, konting asin. And then, isasaw-saw ko lang siya. Soka, toyo, ganon. Tapos, bumili rin tayo guys ng grapes. Ayan. Tapos, bumili din tayo ng ano, ng half dozen ng egg. Ayan, half dozen ng egg. Then, ano pa ba? So, ayun na nga guys. Lahat na pinamili natin. Tapos, kaninang umaga, ibang assignment na naman. Eto, sa school kahapon. So, ayan, lahat yan. So, yan ang pinagkakalibangan ko guys. Pag wala, pag nandito ako sa bahay. Tapos, kanina. And then guys, paglabas ko kanina, ang kapal ng ano, ng pag, ano ba yun? Hindi naman pag yun, yung sunstorm. I don't know ano tawag doon. Basta, yun na yun. Lumabas ako. Ang kapal talaga. Tapos, halos di mo na makita yung daanan. Daming, ano, time pa.
ang lakas ng ambon, tapos parang ang alikabok, basta di ko alam. Tapos bumalik ako dito, nagpagchikahan pa ako doon sa mga kakilala ko doon. So wala, ayun na nga. So buong kanina natulog lang ako, tapos sabay wala na, andun na. Kasi pag Sunday naman, iniwasan ko talaga guys na wala na akong gagawin. Pampahinga ba? Kay ang Friday saka Saturday. Sa Saturday kasi half day lang ako. Sa Friday ng gabi guys, or Saturday ng gabi, naglalaban na talaga ako. Kasi para yung Sunday ba, matun ko sa pag-rest, tawag sa pamilya, sa anak ko. Tapos, alam mo yun. Pero kung i-finalize mo yung buong Sunday, gusto ko talaga guys, yung humiga na lang ako. Mahiga, buong araw. Kaya lang, kasi hindi natin maiwasan, gusto natin gumala, ganon. Kahit mapahangin man lang. So, hi! Then, kanina, alam mo yun, yung sitwasyon na mas maganda pala yung may parents ka pa, but nanay, tatay, alam mo yun, namimiss mo yung Linggo, Sabado, kausap sila, kakwentuhan. Pero as of now, nawala yung both parents ko, nanay, tatay ko, magkasunod lang. Ang hirap guys, promise. Kaya ako, kung ako sa inyo, may mga magulang pa. Kung ano man hiling ng magulang nyo, bigay nyo na. Kung pwede nga lang ibalik ang panahon, yun mo, gagawin ko talaga. Huli na kasi, kung kailan na, alam mo yun guys, na pagtulungan namin na pinag-isipan pa namin bigyan sila ng magandang buhay. Kaya ginawa ko lahat, ginawa ko kapatid ko. Pumasok ng uman, sinuportahan ko si ate makapunta ng Saudi. Pinasok ko yung kapatid ko sa Sikyo. Binigyan ko ng pampunan ang kapatid ko ngayon. Kinasal. Kinasal sila na akong gumastos. Namatay si tatay na akong gumastos. Namatay yung nanay ko na ako pa rin. Kasi wala nang ilang tutulong mga kapatid ko, wala naman din, sabihin na lang natin, may pinagkikitaan, sakto lang sa pang-araw-araw na ano nila, na gastos. So, no have choice talaga guys. Kung may balik ko lang yung nanay at tatay ko, gagawin ko. Kasi, alam mo yun, to the point na kailangan mo ng kausap, kailangan mo ng, ano yun, advice. Namimiss mo yung panahon na may magsisita sa'yo, magsasabihan ka. Pero ngayon, ang hirap, promise. Pag ako nabibigatan na sa isang bagay, yung ginagawa ko na lang, aakit ako, ihiga sa bed, iiyak, tapos tatayo, may pasok pa bukas. Yun na lang iniisip ko guys. So parang, ay, pasensya na kayo, nag-imit na ako dito. Ang hirap lang kasi, to the point na wala na kayong magulang. May mga atit kuya naman kayo. Ako. Kami. Pero hindi yung tipo na may communication kami araw-araw. Ganun. Siyempre iba na rin yung buhay nila. Umalis si ate, pasawad. Sawa ng Diyos. Nakapasok kasi at the age pa sa edad niya, matanda na, tapos first timer pa. Pumasok sa atin ang the age. Kaya yun. Pero di pa rin doon hanggang doon guys. Ang dami pang pagsubok. Alam mo yun. Na anak ko nga. Anak ko. Sa anak ko naman guys, papasalamat ako sa Diyos. Sa kanya. Kasi siya yung anak na hindi maluho. Alam mo yun, contento lang siya kung anong maibigay ko. Kung ano man hilingin niya. At
from the start, never ko narinig sa kanya na humingi ng pera. Yun ang pinakapasalamatan ko sa Diyos talaga. Ni kahit pinsan din niya sinabi, ma, pahingi ng ganito, ma, pahingi ng ganyan. Siya guys, ang attitude niya, pag may kailangan lang sa school, yun, pag may kailangan sa school, sasabihin niya, ma, wala akong notebook, wala akong ganyan, wala akong ganito. Pero guys, yung prank ka na straight to the point ka sa akin na humingi ng pera, wala. Doon ako bilib sa kanya guys. And then, sa tuwing my birthday niya, lagi niyang sinasabi, wala na siyang ibang hiniling, kundi mapabuti ang sitwasyon ko, ganun. Naging okay lang ako, sapat na yun. So, yun ang pinaka the best na pinagpapasalamat ko talaga. Kasi, to the point na andito ako, parang kalalabasan is, ako yung pinakapanganay sa amin. Parang ako, feel ko lang yun. Pero parang ako, kasi lahat ng, ano ko yung mga kapatid, pag may problema, te, pag may ganito, te, pag may ganito, alam mo yun, yung ang dami-dami naman namin. Pero lahat ng bagay ako, pinag-please nila. Hindi naman ako nag-complain. Pero napasalamat pa rin ako. Kahit pa paano. Binibigay naman ni Lord. Hindi naman gano'ng kahirap. So, sabi ko nga, may balik ko lang yung panahon na mabuhay ulit yung nanay tayo. May hihilingin ako kay Lord na pinaka the best thing eh yung buhay yung dalawang parents. May buhay muli. Babalik sa lupa. Yun lang yun. Sorry guys, nag-emote ako. Anyway, thank you for watching. Hope you like my video guys. Salamat. Thank you. Bye-bye.